Welcome to my channel. Ang video ko ngayon is tungkol sa paggawa ng YouTube channel or about sa YouTube. Yun. Paano nga ba magkaroon ng YouTube channel? Or paano gumawa ng YouTube channel? Ano ang mga dapat nyong malaman tungkol sa YouTube? Number one. Una, kailangan meron kang Gmail account. Mabilis lang ang gumawa ng Gmail account. And lahat naman yata tayo, or majority sa atin is may Gmail account na. Yun. Pag may Gmail account na kayo, pwede na kayong mag-create ng channel mo. Decide lang kung ano ipapangalan nyo sa channel nyo. Make sure na yung pangalan ng channel nyo is madaling mahanap or walang kapangalan. Dun. Tapos make sure na tungkol talaga sa inyo or related sa iyo yung pangalan ng channel mo or related sa content na i-upload mo. Pangalawa, pag meron ka ng channel, syempre gagawa ka ng videos. Pero ito para malaman mo kaagad, agad-agad. Make sure na ang video mo is at least 8 minutes pataas. At saka make sure na ang video na i-upload mo is may sense at saka yung alam mo may manunood talaga or may mapapala yung manunood. Ano pa? Pangatlo is dapat alam mo kung anong requirement ng YouTube para kasi syempre kaya ka gagawa ng channel, nagbabaka sakali ka na baka gusto mong kumita or kasi napapanood mo yung iba, kumikita sa YouTube, or kumisweldo, ganyan. Kaya, all of a sudden, biglang gusto mo na rin gumawa ng YouTube, diba? Ito yung dapat mong malaman para magkaroon ng chance na kumita ka sa YouTube. First, syempre, dapat, ang requirement niya is magkaroon ka ng 1,000 subscribers. And, isa pang requirement niya is, pangalawa is, kailangan magkaroon ka na ng 4,000 watch hours. Total watch hours. 4,000 total watch hours. In short, hindi siya madali. Pero, syempre, kung gagawin mo ang lahat para ma-reach yung requirement ng YouTube, it's up to you. Depende kung anong level ng effort ang gagawin mo. Okay, ano pa ba? Hindi doon nagtatapos. Once na na-reach mo na yung requirements ni YouTube, syempre may kailangan kalikutin mo yung ano mo, kailangan familiar ka dun sa dashboard mo, punta ka sa YouTube Studio, i-upload ko rin to or manood na lang kayo ng tutorial na kung paano ka pupunta sa YouTube Studio, tapos dun naman no-notify, dun ka ino-notify or dun ka magki-click pag pwede ka na mag-apply for monetization. Ang monetization po is para ang application mo for monetization or application for YouTube partnership program is para magkaroon ng ads yung videos mo. Yun yung monetization. Hindi ko alam yung saktong Tagalog mo monetize. Pero basta yun, magkakaroon ng ads yung videos mo. Tapos, pag na-play yun ng mga audience ng at least 30 seconds, may point something dollar ka sa ads na yun. Kumbaga yung percentage ka, pero napakaliit. Sobrang napakaliit. Tapos, ito share ko lang. Per 1,000 subscribers na nag-views, I mean, per 1,000 views, meron kang $1 sa yung video. O, diba? Napakaliit. Ano pa ba? E di yun, mag-a-apply ka na for monetization, ganyan. It will take two days before mo malaman kung approve ka. Tsaka, hindi siya ganun kadali kasi ang daming rules para sa videos mo para ma-approve ka sa YouTube Partnership Program. Kasi kailangan, wala kang copyright or yung mga videos mo is original na originally made by you or hindi ka pwedeng mag-upload. Actually, hindi naman agad
malalaman ng YouTube, kunwari nag-upload ka ng video ng may video, hindi nila agad malalaman yun. Ang una nilang tinitingnan is yung, ang tawag doon, yung music, yung background music na ginamit mo sa video mo, yun yung tina-target nila. I mean, yun yung unang chine-check. Pag may copyright claim ka, automatic, hindi ka ma-approve. Yun yun. Make sure na walang copyright yung mga videos mo. Walang copyright claim or copyright strike. Matindi lalo yung copyright strike. Kasi ang alam kong copyright strike, pag more than 10 seconds mo ginamit yung songs, tapos 3 times or 3 of your videos may ganong kahaba ng duration ng paggamit mo ng kanta ng may kanta, copyright strike yun. Kasi ang copyright claim, hindi pa niya maapektuhan yung channel mo at saka yung content mo. Hindi ka pa mabablock or mapapartially block. Pag more than 3 copyright claim, yun, mapapartially block ka na. Tapos yung pinakamalala is pag copyright strike, yung more than 10 seconds mo ginamit yung music background, yun, copyright strike na yun. Delikado yung channel mo dun. Mabablock ka. Ano pa ba? E di yun, ang next is, okay, let's say, ano, okay, clear yung channel mo, na-approve ka ng YouTube Partnership Program. Actually, hindi ka kagad YouTube Partnership Program mag-a-apply. Pag-ano ka muna, kung, ililink mo muna sa AdSense yung, ano mo, channel mo. Para, pag na-link mo na, pinakang last step, yung pag-sign sa YouTube Partnership Program. Yun nga yung mahigpit yung rules nila about copyright. Ano pa ba? Pagkatapos noon, application mo sa YouTube Partnership Program is aabutin ng 2 days. 2 days din. So, bali, siguro maghihintay ka ng 4 days. Pinakamabilis na yun, ha? Unless may problema. Pag may problema, i-mute mo lang yung mga copyright claim. Tapos, reapply ka na lang ulit. Make sure na stable or hindi bababa yung count ng subscriber mo at ng watch hours mo, which is 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Ano pa ba? Okay, hindi din natatapos yung journey mo pag na-approve ka na ng YouTube Partnership Program. Yun, makaka-receive ka ng, yun, ng congratulations, na-approve ka na for YouTube Partnership Programs. Monetize na yung channel mo, ganyan-ganyan. Pwede ka nung mag-ano ng for ads, whatever, ganyan-ganyan. Actually, hindi siya doon natatapos. Kaya ako, nung na-monetize yung channel ko, nagdalawang isip ako na mag-celebrate. Bukod sa pinramis ko na magpapakuli ako ng buho ko, pag na-monetize ako, hindi na ako nag-promise sa sarili ko na mag-celebrate ako or nag-hesitate ako na mag-celebrate kasi hindi naman doon natatapos yun eh, monetize ka na. Hindi doon yun natatapos. Ang dami mong tatrabahuhin mo pa rin yung channel mo. Like, kailangan araw-araw, ano, kasi matatakot ka na ma-disable yung monetization mo, diba? Kailangan araw-araw may mag-view sa'yo kahit pasampu-sampu. Ibang hindi pwede nang bababa or naka-standby lang yung rate ng view rate mo at saka yung watching hours mo, ganyan. Yun. Tsaka, ang problema kasi kay YouTube, kahit sa umpisa pa lang na gagawa ka ng channel mo, lalo, eto tandaan nyo to ha, sa mga bagong gumagawa ng channel nila. Ang YouTube halos every week or basta may season sila na talaga naglalaga sila, uubusin nila or babawasan nila ng babawasan yung subscribers nyo at watch hours nyo. Ito, term ito ng mga talagang ano na, may mga channel na, yung BLS. Ako, nakikipag-BLS din ako. Temingay kay YouTube. Hindi naman siya bawal. Kaya lang make sure na hindi malalaman ng YouTube or hindi magiging suspicious si YouTube sa pakikipag-BLS nyo. Kasi ganito, late ko lang nalaman na pag pala nakipag-BLS ka, gamit yung channel mo, tapos ibig sabihin ng BLS, view, like, at subscribe. Ang BLS kasi kailangan manood ka muna ng at least 3 to 5 minutes video before ka mag-like at saka mag-subscribe sa channel niya. Para
hindi ma magduda ang YouTube na sasabihin, ay ano to, parang robot, or gagawin nilang spam. Kasi sabi, ano ba to, parang magic, biglang may magsasubscribe, wala nang nanood. So yun, automatic ikiklear rin ni YouTube yun, lilinisin niya yun, tatanggalin niya yun. Kasi parang part yun ng policy nila eh, yung ganung policy na bawal yung spam, or bawal mag-cheat sa YouTube. Hindi ka hindi mo sila maiisahan. Ano pa ba? Basta yun dapat yung rules. Tsaka make sure na kung makikipag-BLS ka, wala kang secondary channel or second YouTube account. Make sure na hindi ka agad babalik. Kunwari, o sige, palitan tayo, manunood ako sa'yo, manunood ka din sa akin. Like mo ako, subscribe kita, ganun din gawin mo sa akin. Palitan tayo. Pero ang ginagawa kasi ng iba, hindi nanonood. Like na, subscribe na, okay, done, screenshot, send sa'yo. Tapos, gagawin pa, sasabayan ka pa or balik sa'yo agad. Maling-mali yun kasi may spam ka lang. Malalagasan kayo pareho. Make sure nagagamit ka ng ibang channel or ibang YouTube account pang palit sa BLS niya. Hindi pwedeng ano, alternate kayo. Yun na yun. Gumawa ka ng paraan. Gumamit ka ng ibang channel. Yun. O kaya kung gagamit ka man ng sarili mong channel, make sure na after one day nga eh, bago mo ibalik. Yun yung isa sa ano, sa BLS. Problema sa pakikipag-VLS. Ano pa ba? Ito, share ko lang to para makatulong dun sa ibang mga small YouTubers. Kasi nalalagasan eh. Tsaka ito ang pinaka-importante. Pag may nakalimutan ako, gagawin ko na lang ulit ng panibagong video. Ito pa yung pinaka-importante sa lahat. O sige, sabihin na natin, monetize ka na, may ads na yung videos mo. Pero, try mong i-check kung magkano yung kinita mo. Lalo hindi mo tinatrabaho. Tulad ko yung channel ko, hindi ko tinatrabaho. Mabilis akong mapagod. Bahagyan akong mag-share sa mga pages ng kung ano man yung video ko. Kasi, hindi naman tayo kilala or sino ba tayo, diba, para panoorin nila. Diba? Ito kasi yung problema. Na-monetize na ako, may ads na yung videos ko. Pero, magwa-one week na, wala pa rin akong revenue. Yung revenue is yun yung mag-a-appear yun dun sa yung dashboard sa YouTube studio mo, kung magkano yung kinita mo sa ads. And yung sa akin, hindi ako mahihiyang i-share ito. Alam nyo yung sa akin, ilang days na, 4 to 5 days na yata, yun na may ads. Hindi lang nga yata, 1 week na yata. Aba, ano pa rin? Wala pong 100 pesos, kasi hindi ko nga pinatabaw. So, yun yung dapat yung tandaan. Hindi dapat asahan si YouTube sa sasabihin, ah, okay, may channel na ako, monetize na ako. Pwede ko na itong gawing hanap buhay, or pwede na akong umasa dito. No. Ano lang, para hindi ka ma-pressure, or para hindi ka ma-disappoint, ma-discourage sa yung channel, make sure na hindi ka maging dependent sa kanya, lalo financially. Huwag kang mag-expect na, ano ka, viral? Ano ka, si Miss Everything, yung mga sumisikat sa TikTok na automatic, ang dami ng subscribers sa YouTube. O, pwede mong gawin yan. Mag-TikTok ka, make sure na mag-viral ka dun sa TikTok, automatic may maghahanap ng YouTube channel mo. Kasi sa TikTok, di ba, may link na ng YouTube, dun click mo lang. Yun. Isang ano yata yun. Pero ako, may TikTok ako matagal na, pero wala nag-viral. Kasi sino ba naman ako, di ba? Sino ba naman tayo? Ano pa? Basta ang YouTube po is gawin mo na lang ano, parang libangan, ganyan. Instead na mag-upload ka ng videos or mga importante or kakaibang moments sa Facebook. Pero kumikita din natin sa Facebook ha. Hindi ko lang alam, pero ito kasi YouTube yung topic natin. Pwede mong upload mo na rin sa YouTube or mas i-prioritize mo yung YouTube kung talagang YouTube yung ano mo, target mo. Ano pa? Hindi mo siya pwedeng asahan. Kailangan talaga may trabaho ka. Tapos, para may income ka, hindi mo siya pwedeng asahan na ah, baka kumita ako. Eh, paano kung 5 years na hindi pa nagbo-viral yung videos mo? Kakaunti pa rin yung view mo. Kakatawa lang. Kaya ito, advice ko lang sa mga kakilala ko or sa mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, at sa mga makakapanood nito na magagawa ng YouTube channel, make sure na pinanood nyo tong video ko from the start, from the beginning. Para kahit paano may idea kayo. Hindi ko
sinasabi na clear or nandito na lahat sa video ko, lahat ng details na dapat niyong malaman sa YouTube channel at sa YouTube. Ano ba? YouTube o YouTube? Basta YouTube, YouTube. Dapat alam nyo lahat or napanood nyo na tong video ko. Make sure na yung magiging video nyo is may sense. Okay, ito pala, bago ko makalimutan. Yung videos nyo, make sure na walang violent content or may nagmumura, bastos, may pinatay na hayop, or may crime. Make sure na walang ganun, ha. Ano lang, just for fun or mga entertainment videos lang, mga tutorials. Ito pala, napapanood ko rin to. Make sure na hindi rin kayo mag-upload, lalo pag baguhan pa kayong may daily, yung daily vlog, yung sino ba kayo ba para panoorin yung daily vlog nyo? Or get to know more about me, ganyan. Hindi siya ano eh, pakialam nila kung sino ka, diba? Parang, explain niya sa sarili mo, ako to, this is my personality, ganyan. Huwag ka muna gagawa nun. Pwede kang gumawa nun pag siguro medyo sikat ka na, or medyo kilala ka na. Get to know more about me. Ako gagawa ako nun pag ano na ako. Pag medyo, siguro may 5,000 subscribers na, at saka, pag sumweldo na siguro. Baka after 5 years pa. Nakakatuwa, no? Effort ako. Speaking of effort, kasi, nag-worry ako, baka bumaba yung watch hours ko. So, may video ako na, yung getting ready for my live stream. Kasi sabi nila, once doon na monetize ka na, then bumaba yung watch hours mo, madi-disable yung ads sa'yo. So, parang nangyari sa akin yan before. Oo, nangyari talaga, hindi parang na-disable yung ads ko. Sabi ng mga ng pinsan ko, ate, wala ka ng ads. Hindi, nag-research ako, sabi sa napanood ko, once na nawalan ka ng ads, gumawa ka daw ng live stream. Ayan, effort si ating nagpakulay para sa live stream. Ayun ang nangyari, disgrasya sa pagpapakulay. Nagkaroon ng problema sa anit. Gagawin ko to ng video. Pag totally magaling na yung anit ko. Ayun, para sa live stream daw. Tapos yun, actually, di pa ako nakapag-live stream. Ako ng ibang way. Sabi, send daw ng feedback kay YouTube tungkol sa reklamo mo. Ano ba yung feedback? Basta mag-send ng feedback, sabihin mo kung ano yung problem. Ito yun, sinabi ko, wala akong ads. Pero in a good, tsaka yung medyo, syempre, nag-thank you muna ako kasi na-monetize ako, ganyan. Ayun, after one day, may ads na ako. Hindi ko na pala kailangan mag-live stream. Ayan, napahamak lang yung anit ko. Isang linggo akong depressed. Hindi ko napahabain tungkol sa YouTube tour. Upload ko na lang tong aking video. Nag-chat na naman yung Shopee. Padating may order ko. Sige, yun lang. Hope makatulong tong video ko. At sana mapanood nyo. Kailangan nyo mapanood tong video na to. Kasi yung mga pinaka-importanting bagay na dapat nyo malaman sa YouTube channel at sa YouTube is nandito sa video ko. Kung may nakalimutan man ako, siguro ano na lang yun. Additional info. Maraming mga tutorials pero andito na lahat yung sinabi ko na kailangan. Ito yung video na must watch. Yun lang. Sige guys. See you in my next video. Abangan ang aking hair color nightmare. To be uploaded siguro after, basta gumaling na tong anik ko ng tuloy. Upload ko. Hope mapanood nyo din yung first video ko na nagpakulay si Ating. Magdalaga si Ating. Yun lang. Bye-bye, guys. God bless. Keep safe.